Po. Ito po ulit si Chef Joseph. Sa mga taga Pilipinas po, kamusta po kayo? Sa mga FW, kamusta din po kayo? Ngayon po, tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng pulpeta de la nona. Okay? Mga kakailanganin po natin, ground meat, actually ano po siya, baboy. Okay? Then, longganisa. Pwede nyo pong ipaghalo din yung ano, baka tsaka yung baboy. Okay. So, isa po kailangan natin, rosemary, rosmarino. Tinapay po. So, kailangan po dito yung gitna lamang, no? Tatanggalin po natin yung gilid. Isa din po sa kailangan natin yung mix na po natin, yung celery, carrots, tsaka yung onions. The answers. Sa mga batang 90s dyan. Ito po, garlic. Yan. Parmesan cheese. Okay. So ito po nung ano, yung tinapay po natin, ito na po siya, no? Binabad ko po siya sa gatas. Okay, para lumambot po yung ano niya. Yung pinaka-tinapay. Pwede naman po yung luma. Pag meron kayong luma. Parsley. Yan po, paritsemolo. Itlog po. Paminta at saka asin. Okay po. Papakita ko po sa inyo step by step paano po gumawa nito. Actually may kahalo po siya ng mga nakarang video ko, yung zucchini ripiene, full sugo. Okay? So, lagay po natin yung asin natin. Pansemolo. Paminta. Parmigiano, parmesan cheese, yan po, sound trip tayo habang kumakuha ng nagluluto. Okay po yung bawang po natin, yun po yung mix natin, yung rosemary po inaluwang ko na siya kanina, yan na po. Pinapay po natin na pinabas sa gatas. Ito po kailangan para malambot po yung mix natin, yung kape po natin. Okay. Itlog po. Ayan. Mga batang 90s, alam nyo po yung kanta na to. Kalim po natin, no? Sa mga gusto pong malaman kung saan ako nagtatrabaho, nandito po ako sa Roma. Sa Via Corso Francia 131. Pangalan po ng restaurant is Trattoria Semplice. Bukas lang po tayo kamay, hindi pa po yan tapos. Lagyan po natin konting asukal. Lagyan po natin ng parmesan cheese. Prezzemolo. Pag-ibig ko ay tunay. Thank you.
alisin po natin yung mga tigas na parte ng tinapay. Okay, yan po. So yun po no, ininit ko na po yung kaldero ko. Para pakita ko rin po sa inyo yung parehelo po. Okay? So kakailanin po natin, pomodoro pilato, yan po. Kuha po tayo isa, papakita ko po sa inyo. Yan po siya. Okay po natin. Lagyan po natin ng olive oil. Kantayin nyo na po lahat, wag lang po my way. Okay? Alam na this. Lagyan po natin yung mix natin. Bawang po. So lagyan na po natin to, no? Lagyan po natin ang tubig. Yan. So, okay. Kuha po kayo ng kutsara. Gawin nyo pong bilog. Tuloy nyo po lang po yung procedure. So, hindi ko na po siya kanong tatapusin. Dahil marami po kasi. Importante lang po makuha nyo yung recipe. Yan. Pakita ko sa inyo. Depende po sa inyo kung gano'ng kalaki yung gusto nyo. Okay? So, ihulog nyo po siya. Siya ng 1 to 2 hours. Okay, lagyan niyo po siyang asin, kunting asukal po para medyo matamis siya. Okay? So, yun lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Please like and share po yung page ko at saka yung YouTube channel ko. Paki-subscribe na rin po. Ito lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po and God bless.